Magandang hapon guys. Ngayon ay mag-harvest tayo ng ating mga bunga ng ampalaya, no? Ayan, ayan yung mga nambitas pa natin. Tapos update na rin tayo sa presyo. Good news ngayon guys, jackpot tayo sa presyo ngayon. Umabot na ng 100 kada kilo ang farm gate ng ating mga ampalaya, no? Dahil duman ngayong taglamig yung Disyembre, may mga farmers tayo na hindi nakapagtanim kasi nga yung panahon ay hindi akma dito sa ating mga ampalaya. Kaya medyo tumakas yung presyo ngayon, ha? Hindi tulad nung mga nakarang linggo, 80 to 90 ang farm gate price ng ating mga ampalaya. Ngayon umakyat na sa 100 guys. Good news, no? Ito yung mga napias natin. Matanda na tong ating pipino pero ang haba ng bunga, no? Tapos pa tayo bandarong pas at bandang trident pa. Update lang tayo dati sa mga presyo ng ampalaya dito. Diyan ba sa area nyo magkano ampalaya ngayon? Tumaas na lang tumaas dito sa amin. Eh mga pipitasin pa natin. Naka medyo maganda yung presyuan ngayon, no? Dahil nga nung mga nakaraang buwan ay malamig. Tapos yung mga kasama nating mga mag-aampalaya ay hindi nagtanim ng ampalaya. Ang itinanim nila iba kasi nga yung Disyembre talagang masyadong malamig. Buti nga ngayon hindi anong naglalamig kasi nga humina na yung amihan. Hindi tayo makapitas ng wanhan. Ito yung trident natin. Ayan. Napitasan na natin trident. Update lang tayo sa presyo ating pag mga ampalaya. Ang maganda sa trident, mahaba yung bunga niya. Ayan ang trident. Mahaba yung bunga, no? Saka nasa fertilizer na rin to guys. Pakain kasi natin every harvest, kaya bukas pakain ulit tayo dito ng abono, no? Abono yung bukas natin tayo magpapakain tata mga ampalaya kasi mag-harvest tayo ngayon. Pero dapat ngayon, pero yung oras ay mababa na yung oras natin, kailangan pa nating mag benta ng ampalaya. Yan yung mga ampalaya natin guys, no? Matanda na pero mahaba pa rin yung bunga kasi nga yung pakain natin medyo maganda. Every harvest pakain tayo para mas dumami pa yung bunga. Tapos mag-a-apply na rin tayo bukas ng mga side dress aside dun sa drenching, magsa-side dress din tayo bukas. Gagamit tayo ng potassium nitrate kasi nga medyo nagmahal na yung presyo, no? Nagmahal yung presyo, kailangan nating humabol, magpabunga na magpabunga kahit na medyo tumatanda na yung ating ampalaya. Ay, mga dilaw na yun guys, oh. Binhiyan guys yung ating tawag dito, Crinos breed. Tatayim tayo ulit dito sa kabila, diyan sa may ibukid. Ayan, madami pa rin maliliit. Ayan. Kung maganda yung pakain natin, ayos na ayos. Tapos magbibigay tayo ng potassium nitrate, pampadami ng bunga. Yung potas. Tapos nitrogen, mag-apply tayo yung isa side dress natin dito sa gilid. Tapos drenching, pagsabay na natin, no? Para maging maganda yung pagbubunga niya. Kasi nga, medyo mataas na yung ampalaya. Tumaas pa, baka lalo pang taas to. Mga ilang days pa. Nag 90, tapos nag 100 na ngayon. Diyan ba sa inyo?
balita ko 75 to 80 pa rin yata nung presyuan ng Ampalaya, no? Update lang natin yung pagpitas natin dito sa ating Ampalaya. Na kahit dito sa baba ay may bunga pa rin. Yung pre-noning natin ditong tinanggal na sanga, nagkaroon ng panibago. Ayun, nagbunga siya. Ito yung epekto ng mga bonong nilalagay natin, guys. Kapag kompleto siya sa nutrients, hindi siya nagkukulang. Magbibigay talaga ng bunga itong ating Ampalaya. Kagandahan nun, tumataas pa yung presyo. Tapos may bago pa tayo dun. Baka bukas yung unang pakain natin dun sa malilit nating Ampalaya. Medyo konti lang yun. Mga ilang hilira lang yun, ano? Pwede na yun kaysa wala. Kahit pa paano naman, ano? Kasi meron tayong talong dun bago. Tapos bandaron na yung Ampalaya. Partial lang yung tanim. Para maging okay, no? Tapos pinitas na rin natin yung ibang mga binhi, yung mga crossbreed natin. Hindi tayo makapitas one hand. Gunting pang gamit ko, ginugunting-gunting ko lang, guys. Yan para naman hindi ganong masaktan yung puno, no? Hirap kasi pag binabatak lang, baka may malugot na sanga. Yan yung mga bunga ng ating Ampalaya. Kailangan natin magbigay ng abono. Kahit pa konti-konti lang, basta malimit yung araw ng pagbibigay. Every 3 days, every 2 days, ganun. Kung kailan ka magmimitas. Kung every 3 days ka mamitas, every 3 days din yung pag-abono, no? Kung tapos, huwag kalimutan yung tubig para kompleto yung pagkain, ano? Kasi bali, wala naman yung abono kung wala tayong patubig. Ayun, may maliliit pa, madami pang maliliit. Pero mayroon din baliko na naman. Expected naman kasi wala natin ang pala natin, medyo matanda na eh. Tapos, extreme pa yung mga lamig ng mga karanlinggo. Pero ngayon, medyo humina na yung ating amihan. Sana maging okay na, no? Para tuloy-tuloy na yung pagbunga ng ating mga Ampalaya. Update lang natin yung pagpitas, tapos yung pagdrenching. After nating magpitas, drenching kinabukasan, tapos patubig, no? Yung mga nakasabit pa, ito mangyari, guys, pag hindi natanggal sa pagkakasabit. Ayan, ligpit. Oh, ayan, naging body ko tuloy, tapos nag-yellow na rin yung iba. No? Baka hanggang dito lang, guys, kasi mamitas pa tayo. Tapos magbebenta pa, no? Yung ating mga Ampalaya. Ito naman yung ating mga binhi. Hinog na rin yung ating mga binhi na iniwan para doon sa ating second na tanim, no? Yung na-crossbreed natin na sarili nating crossbreed mga bunga. Talaga nag-iiwan tayo diyan para dun sa sunod na season na pagtatanim. Kasi natatapat din sa mahal, guys. Katulad ngayon, medyo maganda-ganda ang presyohan ngayon ng Ampalaya. 1,000 na kada bandel. 1,000 na kada bandel, ano? Tapos kailangan nating palakihin agad tong ating mga bunga. Baka kasi ang presyo minsan nagbabago dun minsan, lalo kung madagsa yung mga Ampalaya ngayon. Kung dumagsa Ampalaya, bigla rin bababa agad dyan. Kaya maganda na samantalayin natin habang mataas, no?
Kaya ang gagawin natin bukas, total araw ng Linggo, side rest tayo, tapos drenching. Pagsabay natin yung side rest saka drenching. No? Mag-granulas tayo side rest. Tapos drenching yung tinunaw natin, ididilig. Na? Baka hanggang doon lang guys. Tuloy ko pa itong pagpipitas. Maraming salamat.